Oo. Ano, sino ang may abogada sala? Abogada ka. Yes. Lawyer ka dito. So, dumaan ka ba sa maraming pagbabasa? Kung paano talaga? Kasi may mga words dyan na ginagamit sa court. Oo. Actually, ang dami kong pinanood ng mga lawyer movies para maintindihan ko siya. Tsaka, mahina kasi ako magbasa eh. Pares tayo. Charing lang. Hindi ka nag-iisa. So, ayun. Pero nag-try naman ako mag-Google, mag-search sa internet ng mga law, about sa law. Oh, congratulations okay naman. Yes. Sa teleserye mo sa primetime bida pa ha. Mismo. Yes. Kaya naman, tawagin na natin ang kasama mo sa Sino Ang May Sala, Sandino Martin. Hello, Sandino! Hi, ayan. Sandino! Hello, Sandino, welcome. Dino po ako si Shortcut. Oo. Hi, welcome sa Magandang Buhay, first time. Yes. Kamusta naman katrabaho si Ivana? Masaya. Isa siyang napaka-genuine na tao at honest. Galante. Wow! Kasi talagang first time ko nakakilala ng isang tao na, guys, anong gusto nyo? Yung ganun. Wow! Sobrang sweet niyang tao. Ayoko lang kayo magutom, guys. Ano ba? Sama ka naman sa amin, Ivana. Walang pambili. O, palibre pala. Ah, pero may ibubuking ka daw about Ivana. Ano yon? Ayusin mo. Natitigan ako. Ano ba ibubuking ko kay Ivana? Bukod sa mahilig siyang manlibre, ano siya, lagi siyang nagpapadala ng food sa amin. Tapos, papakainin niya kaming lahat. So, mapapansin namin na parang medyo parang nagkakalaman tayo recently, ah. So, siya ang dahilan kung bakit kami. Tapos, siya payat na payat. Siya payat. Ayun. Ay. Ganun pala yun. Magaling na strategy yun. Nakailang weeks yun, na kayo na nag-tape? Actually, nag-taping kami from November pa eh. Oh, so months na. Ang November last year. Natapos ko na. So, close talaga kayo sa set. Oo. Mahukulit kami. Pag nagtitaping kami, nahirapan nga kami kasi hindi kami makapag-stop ng tumawa o magkulitan. Tapos yung director yung, oops, tama na yan. Sumasakit ang ulo niya sa amin. Ang galing mag-Tagalog ni Ivana, no? Kung oo, sa ibang bansa siya. Kasi si Mami nga eh, di ba? Si Mami ay tinagalog sila. Oo. Pero ito, kay Sandino, pareho daw kayo na pinagdaanan ni Ivana na nagkahiwalay ang parents. Opo. At naglipat-lipat ng tirahan. Ako naman po, ang nangyari sa amin, yung father ko po, nag-cheat naman siya sa mommy ko. So, nung time na yun, pinaalis siya ng mommy ko. And then, patagal sila nagkahiwalay. Tapos, may ano na ako, I was 19 that time. And then, what happened is, after one new year, bumalik yung tatay ko. And I'm still very mad with my father. So, I decided to move to Singapore. Alone, got all my savings and then moved to Singapore. Bumalik ang daddy mo at tinanggap pa rin ang mommy mo. Tinanggap pa rin. Pero ako yung ayaw ko. Pero, to make the story short, kasi... Ano na story short? Story short? To make the story short? Ano ba yan? Actually, hindi ko na talaga kaya. Pwede mag-kick. Paiksingin na lang. Hindi. Pwede ba una ka na? Oh, bye-bye. To make the story short. Kasi talagang pag-uusapan natin yan sa next guesting talaga ni... Yes. Ano ba, ngayon ba okay na kayo ni daddy mo? Opo. Sobrang okay. Sobrang naman. Civil. Parang na-reach ko na yung point ng maturity na parang, okay. Sabi ko, you cannot teach old dogs new tricks, di ba? Sabi nga nila. So, you just need to accept the fact that as a son, you just need to accept them, di ba? Yeah, and for your mom, bilang anak, nandoon ka lang para alalayan siya whenever... she needs your shoulders to cry on, diba? Wala talaga eh. Kahit anak tayo, kahit tayo yung magulang, hindi talaga natin matuturuan how it is to love, actually. Mahal niya kasi tatay mo talaga. So oo, sometimes kaya... nakakabalik ang isang relasyon kahit wala mo ng sorry. Correct. Na sabihan, diba? So, ganun talaga. Tsaka minsan yung pagiging silent, sorry na rin yun. At hindi na umapila pa. Especially mahirap manggagaling sa lalaki. Kumbaga yung pagbalik niya, sorry na yun. Oo. Pero ito na nga, dahil nga, parang same nga kayo ng experience sa buhay. Gaano yun kaimportante sa inyo na talagang parang parehas kayo na naging close agad kayo? Napagkwentuhan niyo ba yun?
yung mga story niyo sa buhay? Oh, actually, pag nasa set kami, lahat naman kami, nag-open kami about our personal life, about yung mga struggles namin sa buhay. And I think nakakatulong siya kasi nagiging komportable ka sa isa't isa na may tiwala ka. So, naalala ko nung time na kakapasok lang ni Ivana sa ABS. Parang pinilit ko talaga na makilala siya. Kasi, syempre, bago, di ba? Parang kunyari, may bisita ka sa isang bahay, syempre, ikaw yung mag-accommodate. Welcome mo. So, sabi ko sa kanya, oy, hindi to, ano, hindi to friendship, ha? Trabaho lang to, ha? So, ginawa namin biro yun na kahit nag-uusap kami ng seryoso, trabaho to. Wow, ganun talaga nagsimula lahat. Pero, I see. Charing lang. Pero wala ay, naman. Ay, parang binibigyan mo ng kulay. Hindi naman. Siguro talaga magkaibigan lang talaga sila. Magkaibigan lang ba talaga? Oo. Opo. As in. Hindi pa naman tapos ang soap. So, that's it. Well. Ay, naku, thank you, Sandino. Ay, ako'y kalap team niya. Thank you, Sandino. Maraming salamat.